Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na bumabalo sa mundo na? Kababalaban! Hello mga langga, magandang araw at gabi sa inyong lahat. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayon ay mula sa kwento ni James. Kaya't umpisahan na po natin ang kwentuhan. Masbate City. Hindi ko na po ibabahagi ang lugar ng aming barangay. Naisip ko na magbakasyon sa probinsya namin noon. At halos isang taon din akong tumira doon. Sinubukan ko kung paano mamuhay sa probinsya. Taong 2011, ako ay sumali sa pinaplano ng tito ko na maghukay o magmina ng ginto. Siya raw ang magfi-finance ng mga pagkain at mga pampasabog sa gagawin naming paghuhukay. Nag-schedule na kami, bali lima kami magpipinsan at pang-anim yung tito namin. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Totong. Sabado pa ang schedule namin na umalis. Pero biglang nagpa siya ang tito namin na umalis ngayon. Ang sabi ko sa kanya, "Tito, Biyernes pa lang naman ngayon." Sabi niya, "Ngayon na tayo aalis." At sabi ko naman, alanganin na po, alas 8 na eh. "Basta ngayon na tayo aalis," ang sabi ni Tito. Kaya wala akong nagawa. Tinawag ko ang mga pinsan ko na sina John, Joel, Diboy at Nonoy. At ako. Nag-ayos na po kami ng mga dadalhin. Kaldero, bigas, dilata at tuyo. Lahat po kami may mga itak. Matatawa po kayo kasi sa grupo, ako may pinakamahabang itak. Para na po siyang samurai. Yung sa kanila ay nilalagay lang nila sa bewang. Yung sa akin naman ay nasa likod. Dahil sumasaya dito sa paa ko kapag sa bewang ko inilagay. Sabi nga po ng mga pinsan ko, "Pag nakita yan ng aswang tiyak, matatakot sa haba ng itak mo." At nagkatawanan pa kaming lahat. Nang makaalis na kami, ang sabi ko sa tito ko, "Saan ba tayo pupunta at saan tayo magbubutas?" "Dun sa kabilang bundok," ang sagot niya sa akin. Nagulat ako. Sinabi ko sa tito ko, "Dalawang bundok pa ang dadaanan natin?" "Oo," sabi niya. Sabi ko naman sa sarili ko, "Yari na, adventure na ang mangyayari." Naglakad na po kami, ngunit dumaan muna kami sa bukid nila tito, na kapatid rin ni mama. Panganay po yun, dun muna kami nagpahinga. Isang oras din po ang nilakad namin bago nakapunta sa bukid nila Tito Dandy. Nang nakapagpahinga na kami ay umalis na kami. Nang malapit na kami sa isang bundok, sabi ng pinsan ko sa likuran, "May sumusunod sa atin." Hindi ko na lang pinansin. Tuloy pa rin ang lakad namin. Naninigarilyo po ako noon. Sabi ng pinsan ko na si Joel, "Insan, itigil mo muna yung paninigarilyo mo at sinusundan tayo sa amoy ng usok ng sigarilyo mo." Yung isa ko namang pinsan ay natawa. Ang ginawa niya, binunot niya yung itak niya at kinayod niya yung dulo ng lagayan ng itak na nagsanhi ng ingay at masakit sa tenga. At yun raw ay panggalit sa aswang na panghahamon. Nang makaakyat na kami sa gitna ng bundok, iba't ibang uri ng huni ang naririnig namin. At boses may aso na umaangil at malakas na hangin na akala mo may lumilipad sa taas. Hindi namin gaano makita ang buwan dahil natatakpan ito ng mga malalaking puno. Ilang sapa na rin ang nadadaanan namin. At falls, nang nasa taas na kami ng bundok, ito'y medyo patag
na may isang bahay doon na kubo. Tinahulan kami ng mga aso. Sabi lang namin, makiagi lang na sa Tagalog ay makikiraan lang. May sumagot naman na matanda. Sige, dayon lang. Nang ibig sabihin, sige, daan lang. Nang malayo na kami at patagilid na ang lakad namin sa bundok, yung bandang sa gilid at wala nang kakahuyan. Kapag hindi ka tumingin sa dinadaanan mo, kung hindi ka mag-iingat, ay pwede kang gumulong pababa. Biglang huminto si Tito. Sabi namin, bakit? Sabi niya, may tao na nakaupo sa putol na puno ng nyog. Binuksan namin ang flashlight at itinutok namin sa nakaupo. Nang makita namin, hindi ito tao, kundi isang aswang. Mahaba ang nguso at may pakpak na halintulad sa paningki. Namumulang mga mata. Ang ginawa ni Tito ay binunot niya yung baril niya na 45 at tinutok niya doon sabay paputok. Hindi namin alam kung tinamaan. Mabilis yung lumipad, sabi ng Tito. Mag-ingat tayo at babagatin tayo. Nagtaka ako sa Tito ko dahil meron pala siyang baril. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nang pababa na kami, ay may nakita kaming aso na malaki. Sinlaki po siya ng bagong panganak na kalabaw at mahahaba ang paneto. Mabilis itong tumakbo sa may damuhan. Doon na kami nagsihawak ng mga itak namin. Sabi ng mga pinsan ko, lumabas ka kung matapang ka. Harapin mo kami. Gagawin ka namin hapunan. Pipira-pirasuhin namin ang katawan mo. Gutom na kami at ikaw ang hahapunan namin. Ang wika ni Diboy. Nagtawa na naman kami. Malakas ang loob namin kasi may mga armas kami. Nang malapit na kami sa baba ng bundok, sabi ng Tito ko, nakikita niyo ba yung bundok na yun sa gitna, yung may falls doon? Doon tayo maghuhukay. Sabi ko sa sarili ko, akyata na naman. Kahit basa na sa pawis ng damit ko at pati ang short ko ay basa na rin sa pawis, pagod at antok na rin ako. Pero tuloy pa rin kami sa paglalakad. Nang malapit na kami sa paghuhukaya namin, ay nilinis muna namin yung pagpepwestuhan. Tinanggal din namin yung mga damo. Kaya't pagkatapos ay inilabas namin yung mga sako na pansamantalang banig namin para makapagpahinga. At yung trapal ay pinagtatali namin sa mga puno para hindi kami mahamugan. At nagpaapoy ang pinsan ko para magpainit ng tubig at makapagkape. Naalala namin yung nakita namin na aso. Sabi ni Nonoy, buti na lang hindi tayo ginalaw ng aswang. Biglang sabat ni Joel, insan, huwag tayong maging kampante at ginalit natin yun. Minamanmanan lang tayo nun. Nandito lang siya sa paligid natin. Bigla akong kinabahan sa sinabi ni Joel. Hindi tayo patutulugin ngayon. Tiningnan ko ang oras at alauna imedya na pala yun ng madaling araw. Ilang oras din pala ang nalakad namin. Nang matapos na kaming magkape, ay tabi-tabi kaming matutulog. Nakikiramdam kami nang biglang nagsabi si Diboy, insan, may baboy sa harap ko. Pabulong na sabi niya, kaya't bigla kaming nagsibangon. Sinabi pa ni Diboy, ayaw mo talaga tumigil. Sige, lapit ka dito nang makita mo hinahanap mo. Halos hindi kami nakatulog nang dahil marami-rami kaming naririnig na umaangil. Isi Tito, tulog na at pinaubaya na lang sa amin. Nag-usap kaming magpipinsan. Sabi ko, matulog na kayo at dalawa na lang kami ni Joel ang magbabantay. Bukas na lang kami ng umaga matutulog.
Ginawa ko, kinuha ko yung asin na nasa plastic. Marami yun at dinikdikan ko ng bawang. Inihalo ko sa asin. Hinalo-halo ko yun at sinabi ko sa paligid namin. Pabilog at nagkwentuhan kami ng pinsan ko. Kinaumagahan, gising na ang mga pinsan namin na iba at si Tito. Kami naman ang natulog. Nang magising na kami, sabi ng mga pinsan ko, may mga bakas raw at may mga putol na sanga banda sa pinapwestuhan ng gagawin naming barracks. At may bakas daw ng paa ng aso at baboy. Gumawa na kami ng barracks namin. Nanguha na kami ng kahoy para sa gagawin naming kubo. Nang may matanda na sumalubong sa amin. At sinabi niya, hindi kayo taga rito, di ba? Taga saan kayo? Sabi ng matanda. Sabi ni Joel, Lola, hindi po kami taga rito. Maghuhukay lang po kami. Naghahanap ng ginto kung meron. Biglang sabi ng matanda, ganun ba? Sige at mag-iingat kayo. Nang lumakad na kami, ay lumingon pa ako sa likod. Naikinabigla ko dahil nanlilisik ang mga mata ng matanda na nakatingin sa amin. Bigla akong tinapik ng pinsan ko. Paglingon namin, nawala na yung matanda. Sabi ko, delikado tayo dito, insan. Sabi na lang ni Joel, huwag kang matakot, aswang lang siya, mananabas tayo. Pabiro na sabi niya. Nang matapos na ang ginawa namin na barracks at nakakain na rin, gabi kami magsisimulang maghukay. Kinagabihan, naghukay na kami. Palitan kaming maghukay. Alas 8 ng gabi ay may ibon na sobrang laki ang pabalik-balik sa barracks namin. Hinayaan lang namin yun. Sabi na lang ng pinsan ko, masakit tiyan ko, magbabawas muna ako. At ang sabi ko naman, sige, ako muna ang gagawa niyan. Pumunta siya sa talahiban at doon nagbawas. Ilang minuto, sumigaw ang pinsan ko na, aswang, tulong, hinihila raw yung paa niya. Kami naman ay dali-daling tumakbo kasama si Tito. Nakita namin siya, talagang hinihila siya ng isang maitim na nilalang. Mahaba ang pangil at namumula ang mga mata. Buti, nakahawak siya sa puno ng bayabas. Agad nagpaputok ang Tito ko at kami ay hinabol namin yung aswang. Nung bumalik na kami sa barracks, nagkwento ang pinsan ko na si Nonoy. Sabi niya, nung maghuhubad na raw siya ng shorts, meron raw isang pusa na umaalikit sa kanya. Binaliwala lang niya ito at pumunta sa likod niya. Pagkaupo niya, ay biglang may humawak sa paa niya at hinigla siya. Sabi ko sa Tito ko, hindi tayo titigilan ng aswang na yun. Parang pinapaalis na tayo. Tuloy pa rin kami sa paghuhukay. Halos 3 araw hindi kami tinigilan ng aswang. Hanggang nagpa siya ang Tito ko na bumaba na kami at itigil na lang namin. Dahil habang tumatagal ay parang mas delikado na buhay namin. 3 days lang kami doon at halos di namin tinapos yung paghuhukay. Kahit pag-alis na namin ay nagmamasid pa rin yung matanda sa amin. Tanaw namin na nakatingin pa rin ito. Nang makabalik na kami sa bahay ni Tito Dandy, nagkwento sa kanya si Tito Totong. Sabi niya, grabe yung aswang, hindi kami tinigilan. Sagot naman ni Tito Dandy, saan ba kayo nagpwesto? Sagot naman ni Tito Totong, dun sa may pangalawang bundok, sa gitna nun, di ba may falls, dun kami. Sagot naman ni Tito Dandy, ah, alam ko yan. Sa taas nun, pastuhan ng mga baka. Naalala ko na, yung unang bahay na madadaanan nyo ay tanyag na aswang. Ang pangalan ng matanda ay Pasing. 3 sila nakatira dun. Siya at yung 2 niyang apo na puro lalaki.
hindi ko talaga makalimutan ang karanasan ko sa aswang. Hanggang dito na lang ang kwento ko tungkol sa aswang. Bahala na po kayong maglagay ng magandang title dito. At dito na po nagtatapos ang kwentong ibinahagi sa atin ni James. Kay James, alam mo parang nakakabitin pa yung kwento mo. Hindi, joke lang. Pero pag kami na siguro 3 days tapos ganun yung ginawang pagpaparamdam sa amin ng aswang, ewan ko lang kung anong mangyayari. Tapos ano pa yung ginawa nun sa pinsan mong isa, hinila pa siya. Grabe, nakakatakot, pero kayo tumagal pa kayo na 3 araw dun. Pero pasalamat pa rin kasi nakaalis kayo dun sa lugar na yun ng safety. Anyway, maraming salamat sa pagtitiwala at sa kwentong iyong ibinahagi dito sa ating channel. Sobrang exciting ng inyong adventure, kaso lang sobrang nakakatakot din. And now, it's batian time! Let's do our shoutout, mga langga! By the way, mga langga, happy 7,000 subscribers! Maraming salamat sa inyo, sa suporta, at sa lahat ng mga bagong subscribers na nadagdag. Konting kembot na lang po at maaabot na natin ang 10,000 subscribers. Once na maabot po natin yon, meron po akong pag-giveaways lang para sa inyo. Pag naabot na po natin yung 10,000. Okay, let's do our shoutout. I just want to say hi, thank you and God bless. Kila OFW's Confession at iba pa. By the way, mga langga, itong channel po pala na to, side channel natin to, kaso lang, hindi ko na siya masyadong nabibigyan ng atensyon. So, if ever na gusto po ninyo siyang dalawin, please subscribe po and click the bell icon para pag nakita ko po na medyo marami-rami na, siguro gagawa ulit ako ng mga panibagong kwento para dito. Pero mga real life story po ang nandyan. Okay, salamat. Hi, thank you and God bless din po kila Lloyd Espinosa, Dixter Cabigon, Jordan Gabiaso, Christina Valera Santiago, Fishing in Kuwait, Aries Crib Horror Tales, mga langga, paki-visit ang support po, subscribe nyo na rin yung channel po ni Boss Aries Crib. Salamat, Boss! Bobby Ongswenko, Aris Girl Perez, James Manlapas, Anton Starks or Anthony Joe Anthony Ventura, Nayara Draydin, Red She, yes, hello langga, na-miss din kita. Ngayon ko lang ulit nakita yung pangalan mo. Ingat kayo dyan sa Cambodia, kayo nila Ate Bebeng. Jeffrey Sanico, Marielis Tuesta, Marjorie Araque, Sweet Lady Sintino, Nadine Osman, Mary Ann Incierto, at sa lahat po ng ating mga silent listeners, mapapilipinas man po at sa ibang bansa. Maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta na inyong binibigay dito sa ating channel. At syempre pa, sa ating mga bagong subscribers, welcome po sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo at huwag po kalimutan i-hit ang notification bell para maging updated din po kayo sa mga bagong kwentong ating ibabahagi. At sa mga gusto rin po magbahagi na kanila kababalaghan stories, pwede po ninyo itong isend sa ating email address na mundonakababalaghan@gmail.com. Pwede rin po sa ating Facebook page via Messenger. Yung link po ng ating Facebook page ay nasa ilalim po ng ating video description. Pati rin po yung ating email address, nandyan din po sa baba ng video description. Okay, and happy GCQ na nga pala sa lahat ng mga nasali sa General Community Quarantine. Medyo hindi nagaanong mahigpit, pero stay safe pa rin tayo, mga langga, okay? Kung wala lang din naman tayong mahalagang gagawin sa labas, it's better na mag-stay home na lang muna. Sa mga balik-trabaho na, panatilihin po natin palagi ang safety, lalong-lalo na po sa may mga anak sa bahay. Before po tayo makipagharutan sa ating mga anak, maghugas po muna tayo ng kamay o kaya mag-alcohol at magpalit ng damit. Okay, so medyo napahaba po tayo ngayon.
So hanggang sa susunod na kwentuhan, mga langga, stay safe and God bless lagi. Gantang buwan o kaisa.